Magandang araw mga tol, bata ni Eric Morales na si Jaime Mungia, panalo na naman via knockout sa round 3. Nakalaban ni Mungia itong si Gonzalo Gaston, galing Argentina na may kartadang 21 wins, 8 KOs, may 6 na talo. Hindi nagtagal ang laban mga tol dahil masyadong malakas si Mungia, hindi niya ka-level itong si Gonzalo. Pagdating sa second round, bumagsak agad si Gonzalo matapos tamaan sa face. Pagdating ng round 3, bumagsak ulit si Gonzalo, hindi na nakarecover kaya wala na, finish kaagad. May bagong kartada ngayon si Mungia na 41 wins, 33 KOs, walang talo. Katulad din ito kay Gilberto Ramirez mga tol, inalagaan ni De La Hoya na umabot sa 44-0 hanggang napalaban kay Dimitri Bibol, walang nagawang undefeated na kartada. Kaya maganda kung mapalaban si Mungia sa mga champion sa middleweight. Nandyan naman si Jermal Charlo, Johnny Beck Alim Canoli at si Triple G. Kung patuloy pa rin na pinapalaban si Mungia sa mga underrated boxer sa middleweight, marami pa rin ang duda sa kanyang abilidad. Kaya kailangan isabak sa mas matinding kalaban. Sa ibang balita naman, former champion na si Milan Melindo muling magbabalik sa loob ng ring. Edad 34 ngayon si Melindo, ito ang dating world champion sa light flyweight. Maganda ang unang karir ni Milan Melindo mga tol dahil nagtala ito ng kartadang 29 wins walang talo. Nabasag lang ang malinis na kartada dahil natalo sa pinakaunang laban niya para sa major belt. Taong 2013 nabigyan ng pagkakataon si Milan Melindo laban kay Juan Francisco Estrada. Hawak dati ni Estrada ang Unified WBA-WBO. Ito na sana ang pagkakataon ni Milan Melindo para maging Unified Champion noon. Pero natalo kay Juan Estrada via unanimous decision. Kaya dito nabasag ang undefeated na kartada ni Milan Melindo. Pagdating ng taong 2015, nabigyan ulit ng pangalawang pagkakataon para lumaban sa major belt. Nakalaban niya si Javier Mendoza na isang Meksikano. Hindi ulit pinalad si Melindo dahil natalo via technical decision. Nakuha niya agad ang dalawang talo sa world champion. Pero hindi pa rin tumigil si Milan Melindo sa pangarap na maging champion. Taong 2017, nabigyan ulit ng pangatlong pagkakataon na palaban sa Japan para sa IBF light flyweight belt. Dito nanalo si Milan Melindo via TKO sa round 1, kaya naging IBF light flyweight champion. Pero taong 2017, nagkaroon agad siya ng unification laban sa Hapones. Natalo si Milan Melindo via unanimous decision kaya nawala agad ang kanyang titulo. Nakuha niya ang belt taong 2017 na agaw din kaagad sa kanya sa parehong taon. Taong 2018, nabigyan ulit ng pang-apat na pagkakataon. Napalaban ulit sa major belt para sa WBC. Isang Japanese na naman ang kalaban, ngunit natalo ulit si Milan Melindo via TKO. Huling laban niya sa Japan taong 2019 kontra kay Junto Nakatani na isang undefeated. Natalo ulit si Melindo via TKO. Pero muling nagbalik si Melindo April 2022, nakalaban niya si Crison Umayaw, may kartadang 24 wins, 27 losses. Nanalo naman dito si Milan Melindo. Ngayon may balitang magbabalik ulit si Milan Melindo at dito sa Pilipinas gaganapin ang laban. May kartada ngayon na 38 wins, 14 knockout, may 5 talo, may edad na 34. Sa ibang banda naman, former Unified Champion Shakur Stevenson bumanat kay Pitbull Isaac Cruz. Tinawag niya na Lil Papi si Pitbull Cruz, parang tuta. Kung ayaw daw lumaban ni Papi, nakahanda si Stevenson kay William Cepeda at kay Cambosas Jr. Kahit sino daw ang itapat ngayon kay Stevenson mga tol, nakahanda ito lumaban. Matatandaan na nag-utos ang WBC para maglaban si Pitbull versus Stevenson. Pero hindi pumalag ang kampo ni Pitbull dahil tatakbo lang daw si Stevenson, magiging boring ang laban. Parang aso at pusa daw ang mangyari. Mas maganda pa daw kalaban si Vasily Lomachenko kumpara kay Stevenson. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.